Mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga batang minor. At ganyan po sa mga sumusubaybay sa Batang Minor TV. Ako po si Father Boyet Atienza, Batang Minor Batch 1986. At kasalukuyang paring lingkod ng parokya ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at kanis-nisang puso ni Maria. At bikaryo po rin ngayon ng bikaryo ng Imakulada Konsepsyon sa Malolos. At sinugon niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Halina't pakinggan natin ang mabuting balita, a Sunday Gospel Reflection. Halina po at sama-sama tayong magdilay tungkol sa ating ebanghelyo sa 19th na linggo ng karaniwang panahon. At ito po'y mula sa ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 14, versikulo 22 hanggang 33. Isang natatanging karanasan sa mga alagad at kay Simon Pedro sa harap ng ating Panginoon. Ano po ang nilalaman nito? Kasalukuyan na nasa gitna ng dagat ang mga alagad na makaramdam ng malakas na hangin at malaking alon. At tila bagay sa unos. Sabi nga po ng mga biblical scholar, talaga raw mayroong ganung phenomenon sa lawa ng Galilea na ito'y tahimik payapa pero bigla na lamang lumalakas ang hangin, ang ihip ng hangin at lumalaki ang alon. Kaya nga nagmimistulang unos at talaga nakakatakot. Lalo digit sa kalagitnaan ng dagat sa kanilang paglalayag. Sa katunayan, wala naman dapat ikatatakot ang mga alagad sapagkat sila'y mga isda. Sila'y mga sanay sa dagat at sigurado pong sanay silang lumangoy na lahat. Pero yung ganong sitwasyon ay tunay na nakakatakot. Pangalawa, nakakatakot dahil nakita nila si Jesus. Nakala nila'y multo at sila'y natakot dahil sa lumalakad sa ibabaw ng dagat. Ngayon mga kapatid, nang unti-unting lumalapit ang Panginoon sa kanila, napagtanto ng mga alagad na ang Panginoon pala yon. Kaya nga sa kagustuhang iligtas ang sarili at nadala ng mga sandaling yon ng bugso ng kanyang damdamin na typically ito'y daladala ni Simon Pedro, nais niyang maranasan ang makalakad sa ibabaw ng dagat. Kaya nga nagpaalam siya sa Panginoon kung pwede siyang pumunta doon sa harap ni Jesus. At sabi sa kanya ng Panginoon, halika. Kaya nga dali-daling umalis si Simon Pedro sa bangka at pinuntahan si Jesus. Sa umpisa, napaganda, maayos, smooth. Pero nang matakot si Simon Pedro dahil sa laki ng alon at lakas ng hangin, dahan-dahan siya lumulubog. Mga kapatid, Peter was very human, just like many of us. Tayo rin, gusto nating makasaksi, makaranas ng mga tanda at himala sa buhay. Kaya nga po, marami sa atin ang nag-aaksaya ng panahon, nagbibigay ng panahon, and even pera, resources, para lang makapunta sa mga lugar na napapabalitang may nangyayaring himala. Wala pong masama doon. Pero marami po sa atin, ang pananampalataya ay nakasalalay lamang sa mga himala na mangyayari. Ang sabi nga po ng mga teologo, ang pananampalatayang ito ay kulang. Ito'y mababaw. In a way, ito'y immature faith. At huwag natin kalimutan, sinabi ng Panginoon, mapalad ang nakakakita, pero naniniwala. Mga kapatid, may natatanging gamit ang mga himala sa ating pananampalataya. Hindi po ito pasiklab o palabas lamang, kundi ito'y patotoo na mayroong Diyos. Pambulaga sa ating tuwing nawawalan tayo ng pag-asa, pinanghihinaan ng loob, tapik sa ating balikat upang huwag tayong mapadala at mapahamak sa pagsubok at problema na ating naranasan. Bagkos ito o ng ating sarili sa Diyos na gumawa na siyang gumawa ng himala. Meron pong aral na ibinapahayag sa atin ang ating ebanghelyo ngayon. Una,
ang Diyos ay hindi lamang natatagpuan sa mga malaki na pangyayari sa buhay. Or sinasabi nga natin, dramatic and spectacular event in our life. Ang Diyos ay nasa pang-araw-araw at pangkarniwang pangyayari sa buhay ng tao. Kaya nga, ito yung mga nakakalimutan natin at hindi natin pinapansin. Ang himala ay paalala sa atin ng Diyos na siya'y kumikilos di lamang sa pangkarniwan, kundi sa karniwang mga pangyayari na nagaganap sa ating buhay. In the simplicity of life, God is present. At dahil tinutulungan tayo ng Diyos sa bawat sandali, natitiyak po natin hindi tayo pababayaan, lalo na sa gipit na pagkakataon. Pangalawa, ito po'y aral tungkol sa pananampalataya. Sapagkat sa kwento, nang maramdaman ni Pedro ang lakas ng hangin at laki ng alon, his faith faltered. Na-threaten siya, lalo siya natakot. Pinanghinaan siya ng loob, unti-unting nanghina ang kanyang pananampalataya. Nawala siya sa focus sa Diyos. Kaya nga pinansin ni Jesus ang kanyang mahinang pananampalataya. Taong kaunti ang pananampalataya. Bakit ka nag-alinlangan? Perhaps this is what faith really means. Keeping our focus on the Lord. Anuman ang sigalot, anuman ang unos, anuman ang pagsubok nating kinakaharap, kaya nating mapagtagumpayan, hindi tayo paabayaan ng Diyos. Kaya naman, mapapansin ninyo, hinawakan ni Jesus si Simon Pedro at dinala sa isang ligtas na lugar. Saan yung ligtas na lugar? Sa loob ng bangka. At kasabay noon ay pinatigil niya ang hangin, ang alon, at muling makikita natin binulaga ang mga apostol ng Panginoon sa katotohanan kasama nila ang Diyos na naranasan na nila dati pero tila baga nakalimutan. Pangatlong katotohanan, we must not forget that faith in God is not fatalism or irresponsibility. Hindi ito bahala na ang Diyos lamang. Hindi ito na ang hulugang tatakbo na lang tayo ng tatakbo sa Diyos kapag tayo minaramdamang problema sa buhay. Opo, tutulungan tayo ng Diyos. Pero huwag natin kalimutan yung kasabihang tinutulungan ng Diyos ang taong tumutulong sa kanyang sarili. O dili kaya, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang aral nito sa atin, mga kapatid, ay tunay na ang paglago ay may kasamang paminsan-minsang mapait na katotohanan. Growth is always be painful. At yun ang ating ugnayan sa Diyos. Palaging may kasamang paglago. Pero naroon ang pangako sa atin na ang grasya ng Diyos is sufficient enough to carry us through the journey of life. Kaya nga po, ang sabi ni St. Paul, if Christ is with us, who can be against us? Kung si Jesus ay suma sa atin, sino makapananaig sa atin? This is a story of struggle. A story of being afloat, pananatili na kagataw. Yun ang nais ni Simon Pedro, manatili na kagataw. Pero hindi po yun enough. Hindi lang gusto natin. Umangat, gumataw. And that is a struggle. But it is not only a struggle for ourselves. Hindi ito gusto lang natin. Kundi struggle with Christ. That we shall only remain above the water despite the height of storms, the high tide of storms
and trials in our lives. Ang ating pananampalataya ay hindi po lamang paggawa o pagtugon sa gusto natin. Ito po'y nagpapalaya. Itong pagpapalayang ito, ito'y naghahatid sa kaligtasan. Na tayo'y pinapalaya sa pamamagitan ng pagsampalataya, hindi para ma-defrive sa gusto natin, kundi para masunod ang kalooban ng Diyos. At ito po ang isang napakalaking hamon sa atin ngayong pandemyang ito. Sumunod at makinig. Sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod, ang inaasahan nating kagalingan ay makakamit natin. Hindi malayo. Kung susunod tayo sa Diyos, makikinig tayo sa gusto ng Diyos. Kung susunod tayo sa hinihingi sa atin bilang tao, at susunod tayo sa alituntunin na ipinapahayag sa atin para tayo'y gumaling at malayo sa virus, mga kapatid, di malayo, magiging katulad din tayo ng dati. Nawa, maging inspirasyon po sa atin ang ebanghelyo natin ngayon. Pagpalain tayo ng Panginoon.